What's up mga kapatid? Welcome sa aking channel. At sa ngayon, ang gagawin naming video is iba't ibang uri ng mga lalaki. Iba't ibang uri ng mga lalaki. So, let's start this video in... Wait lang mga kapatid. So, tong videong to, hindi ko naman sinasabing lahat ng lalaki. Parang karamihan lang, napansin ko lang. Kasi ako, as a lalaki, napapansin ko din to sa sarili ko. Ganyan. So, yun nga, let's start this video in 3, 2, 1, let's go! So, yo, what's up mga kapatid? At yun nga, uumpisahan namin to. Pero bago yun, meron nga pala kami dito, kaibigan. Si Kevin, tsaka si Abuel, kaso ayaw lang magpakita. Ayan, nandun. So, kung gusto niyo siyang makita, punta kayo sa YouTube channel ni Ezekiel. Mag-subscribe kayo sa kanya. Tapos, yung last video niya is... Magkakasama kami? Oo, magkakasama sila. Yung parang Q&A ba yun? Yung magkakasama. Q&A, Q&A. Doon yung makikita si Abuel. So, nga, let's start this video. Okay. Unang-una na ugali ng mga lalaki is mapagmahal sa pamilya. Okay, ano nga ba yung mapagmahal sa pamilya? Ito yung kahit na ang dami-dami mong ginagawa, ang dami-dami mong parang pinagagagawa, busy ka, ganyan. Pero kahit anong mangyari, meron ka pa rin oras sa pamilya mo at pinaprioritize mo pa rin yung pamilya mo. Kasi yung ibang lalaki na nagtatrabaho, lahat ng ganun is para sa pamilya nila. Yun, kayo lang yung napansin ko sa ibang lalaki. Pangalawa, mapagmahal sa tropa. Yan. Yan ang gusto namin. Ano ba yun? Ano ba yung mapagmahal sa tropa? Yung mapagmahal sa tropa ay yung binabagsakan pagka may problema sa pamilya. Sa pera. Sa pera. Sa trabaho. So yun, pagka may problema, yung mga lalaki na mapagmahal sa tropa, parang sa tropa sila bumabagsak pagka yun nga, malungkot sila sa pera, malungkot, depressed, ayun. Pangatlo, madiskarte. Yung lalaki bang parang madami siyang ginagawa sa school, sabay, napapagsabay niya pa yung pamilya niya, tsaka yung ginagawa niya sa school niya, or may project, kahit na busy siya doon sa project na yun, nakukuha niya pa rin maalagaan yung pamilya niya, pinagsasabay niya. Oo, mga kapatid, ganito yun. Parang kaya niyang pagsabayin yung pag-aaral o yung iba, nagtatrabaho. Tapos, ang tawag dito, mga gawain bahay yun. Kaya niyang pagsabayin, kaya niyang ibalanse. Yun, kaya niyang dumiskarte para makakita ng pera, kahit para makatulong na sa pamilya. Kahit pagod na. Kahit pagod na. Kaya niyang magbuwis ng buhay para sa pamilya. So, ayun nga pala mga kapatid, palipat-lipat kami ng pwesto kasi wala kaming mahanap na maayos na pwesto. So, ngayon, nandito kami sa Rizal Hall. At yun, nagkakaroon ng parang technical testing ba yun? Yun, nagtetesting sila ng mga mic. Kaya medyo, pagpasensyahan nyo ako, medyo maingay. At ang pang-apat, maka Diyos, siya yung lalaking bago kumain ay magdadasal muna. Tapos, pagkatapos kumain, magdadasal ulit. Parang ganon. Okay, bago matulog, nagdadasal. Pagkagising. Ayun nga pala, gaya nung nasabi ko sa last vlog ko, yung apat na klase ng dasal, eto, ginagawa ko lang to ha. Ito yung apat na ginagawa ko sa dasal. Una, hihingin ko muna yung presensya ni Lord. Pangalawa, magte-thank you ako sa mga binibigay niyang blessings. Pangatlo, nagsosorry ako sa mga kasalanan ko kasi nobody's perfect. Lahat din nagkakamali. Hindi naman sa lahat. Pero karamihan sa tao, mga nasa 95 over 100% nagkakamali din yung mga tao. So, yun, gusto kong panghuli, saka pala ako humihiling. At pagka hindi natupad yung hiling ko, edi better luck next time. Huwag niyong sisihin si Lord. Yun, pang-apat, yung maka-Diyos, kaya niyang parang madiskarte din yun eh. Kahit masyado ka ng busy, nalalagyan mo pa rin ng oras sa Diyos. Yan yung pinakakailangan eh. Linggo-linggo siya na linggo-linggo nagsisimba. O kaya minsan, Sabado-Sabado, pagka-anticipated mas, di ba? Yo! What's up, mga kapatid? At yun nga, eto na ang panglima at ang pinakahuli. Pero bago yan,
Ito nga pala si Vince Lantin, pero meron siyang YouTube channel. Mag-subscribe kayo sa kanya. Ano yun? Vince Amante. Ayan. Vince Amante, mag-subscribe kayo sa kanya. Link in the description box. Ang box ba yun? Description sa baba yun. So, mag-subscribe kayo sa kanya. Okay. At ang pinakauli is yung matibay. Okay, itong matibay na to is hindi ito yung basta-basta malakas, hindi yung basta-basta magaling sa suntukan. Yung matibay, ito yung kahit na napanghihinaan ka ng loob, lumalaban ka pa rin. Ayun, napapansin ko to sa ibang lalaki. Kasi ako, parang ako to eh. Yung kahit na depressed na, ang dami ng issue, ang dami ng problema na nabalot sa katawan ko, nabalot sa buong pagkatao ko, nabubuhay pa rin ako. Alam niyo kung bakit? Ito ang tips para maging matibay ka. Alalahanin nyo, mga kapatid na nandyan yung Diyos nakabantay sa inyo. Ayun, para lumakas kayo at para maging matibay kayo. So ayun, halos lima yung napansin natin na tips ay mga ano, ang ugali ng lalaki. So sana nag-enjoy kayo sa video ko at ano masasabi nyo? Subscribe kayo, subscribe. Like. Comment na rin. Tapos, i-share nyo yung video na to sa Facebook nyo or sa Twitter kung ano man po sa'yo. Kung gusto nyo mag-shout out, comment lang po kayo sa baba. Mag-comment kayo sa baba. Wait lang, ang laki ng ulo mo dyan. So, yun. Mag-comment kayo sa baba kung gusto nyo mag-shout out. So, dito ko natataposin yung vlog ko. Subscribe, like, open the notification bell for the shout out. At dito ko natataposin yung vlog ko. Goodbye mga kapatid. Mag-subscribe kayo. Yo!